Hello my friend, it's Megan Otter and welcome back to my channel. If you're new here, may parang making tutorials, DIY and fashion ideas videos. Kaya huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking mga social media account. For today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong project. Dati siyang long dress, gagawin natin crop top para sa Hawaiian theme party event. So without further ado, let's get started to the video. Ang una ko nga ginawa dito ay gumawa ako ng pattern gamit ng white masking tape at yung body form, kasi yung size ng client ay ka-size ng ating body form. Kung napapansin nyo ay harap lang nilagyan ko ng tape dahil front side lang ang gagawan ko ng pattern, dahil ang back part ay gagawin kong shared smoke o yung fabric ay lalagyan ko ng elastic thread para yung size niya maging flexible sa likod. Dito nga ay tinignan ko kung okay na yung haba ng ating pattern. Natapos na natin lagyan ng first layer ng tape. Tapos papatungan ko ng pang second layer para medyo makapal yung ating magiging pattern. Siguraduhin lang natin na makapal yung ating ginawang pattern para pagtanggal nito hindi masisira agad. Dito nga ay nagsimula na ako mag-marking ng ating pattern. So inuna ko kinuha yung ating center front at yung length ng ating magiging crop top. Then nagmark ako ng ating deep neck or kung gaano ka lalim yung gusto natin sa ating neckline. Then nagmarking na rin ako sa ating bust point hanggang sa ating figure. Then tinuloy ko na yung marking sa ating armhole. Dito nga ay natapos ko na yung ating mga marking, so kailangan na natin tanggalin sa body form. Make sure sa pagtanggal natin na hindi masisira yung ating pattern. At ito na nga yung ginawa nating pattern, so ang kailangan na natin yung isang side or 1/4 ng ating measurement. Tapos ikakat na natin yung mga outline na ating ginawa. At ito na po yung ating pattern sa ating front side. Yung mga pattern na ginawa natin, huwag natin kalimutan lagyan ng mga label, lalo na pagbaguhan tayo kasi para hindi po tayo malito pamaya pagdating sa ating mga pagkat sa fabric. At sisimulan ko na yung paglapat ng ating pattern sa fabric. At naglagay lang ako ng 1/2 inch hemming allowance sa bawat side. Parehong proseso sa back and front side. At ito na yung buong part ng ating crop, kasama na yung ating back at ng ating sleeve. Yung front side natin ay nag-cut din ako ng interfacing or tinatawag nating lining para pag binaliktad mo mas mali siya tingnan sa loob. Pero yung back part hindi na kasi lalagyan ko siya ng elastic thread. At sisimulan na natin ang pag-construct ng ating front area. Una ay binuo ko muna yung ating outer layer, then susunod ko naman ang ating interfacing or ang ating lining. So pagkatapos nito ay prepare ko na naman yung para sa ating back. At dito na nga ako magsisimula sa ating back part. Una, naglagay ako ng ating elastic thread sa ating rewinder. Manual lang ang paglagay ko dito ng ating elastic thread sa ating rewinder dahil pag pinadaan ko sa machine, medyo masyadong mahigpit at yun minsan ang dahilan kung bakit napuputol ang ating elastic thread. At dito ko na nga sisimulan yung pagtatahi ng ating elastic thread sa fabric. Bago pala tayo magtahi sa ating fabric, make sure na tinesting natin yung ating elastic thread kasi pag sobrang higpit, napuputol yung ating elastic. At yung ating elastic thread ay nilalagay lang po sa baba o sa ating bobbin. At yung nasa taas ay normal na sinulid lang. Sa dami kong daldal, hindi ko napansin na patapos na pala yung ating pagkabit ng ating elastic thread. O sa English ay tinatawag nilang shared smoke fabric. At i-construct ko na yung ating front and back. At ito na po yung ating final product.